Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling, ipinapanalangin ngayon, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, isa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ang ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kailaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sinong papayag pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, iligtas siya at pagwalang sala. Gayun ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po lahat. Sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga, mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Parang kayo'y malungkot. Palakpakan muna natin, purihin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Alam natin ang nangyari nitong kahapon, ang pinakamalakas ano, sa nabagyo. Ano. Talagang dito sa atin ay pagkagaling ng Bicol region, ay dito naman nanalanta sa Batangas. Kahapon ay kita ninyo ang paligid natin, ano, nawasak ang mga tolda nasa palibot at napakalaki ng naging tubig. Kaya napakadami din ng mga nasalanta na mga bahay dito sa palibot. Kaya mamaya ay tayo'y mananawagan ng tulong para sa mga naapektuhan. Yan na nangyari ngayon na may mainit na agad. Talagang ang panahon ay hindi natin masabi. Ano? Kahapon ay ang lakas ng ulan, ng hangin, ngayon mainit na. Ano? Mainit na ang panahon. Nung panahon ni Jesus, sabi niya sa mga tao, "Ang galing ninyong bumasa." No? Sabi niya, "Alam ninyo kung uulan at alam ninyo kung magtatag araw." Sabi, pag ang hangin ay galing kanluran, sabi galing sa Mediterranean Sea, pag galing dyan ang hangin, alam ninyong uulan, galing sa dagat. Pero alam nyo, pag galing dito sa disyerto, galing sa timog, ano, alam nyong iinit. Ano. At sabi ni Jesus, alam ninyo ang nangyayari sa lupa, sa langit, pero bakit hindi nyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Anong ibig sabihin? No? Nasa harapan nila si Jesus. Yan ang gusto niyang iparating. Ngayong sandaling ito, sabi niya, "Ako'y nasa harapan ninyo. Pero bakit hindi niyo ako makilala? Alam ninyo, kaya ninyong bumasa na nangyayari sa palibot, pero itong nasa harapan ninyo, si Jesus, ay hindi niyo makilala. Kaya sabi niyo, kayo mapagpaimbabaw. Ang Diyos na nasa harapan ninyo, ay hindi niyo maunawaan, hindi nyo makilala, ano. Kaya, sabi nyo sa mga tao, dapat, ano, kung kaya ninyong bumasa ng ganyang nangyayari sa palibot, nangyayari sa panahon, dapat ito ding yung nasa harapang ito inyong kilanlin, ano. Kaya sabi niya, kayo mapagpaimbabaw, ano. At ito'y sa ating ngayon, sa ating panahon, mga minamahal na mga kapatid, ano, alam natin din na nangyayari sa palibot na nangyayari sa panahon. Pero ang gusto ni Jesus, talagang si ating kilanlin ng lubos. At siya may binanggit sa bandang huli, ha, sabi niya, "Kapag ka tayo'y, ano, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? No? Alin ang tama? Hindi nyo maintindihan." Sabihin ay, ang mga tao sa panahon ngayon, patuloy sa paggawa ng masama, ay meron siyang warning. Baka hindi ka makalabas dyan pag ikaw ay nabilanggo. Mabayaran hanggang kahuli-hulihang sentimo. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal na mga kapatid? Marahil,
sa huling sandali ng ating buhay, talagang pagbabayaran natin ng lahat kapag hindi natin kinilala ang Diyos. No? Pag hindi tayo nagbago ng ating pamumuhay, pag tayo hindi kumilala sa ating Panginoong Diyos, no? Talagang pagbabayaran natin iyan. At ang sabi hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Sabihin, lahat ng iyong pagkakautang mo sa Diyos, pagbabayaran mo yan hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya ngayon, mga minamahal, ano, ang panahon nagbibigyan din sa atin ng palatandaan para ang tao ay magbalik loob sa Panginoon. At pag tayo hindi kumilala, babayaran natin itong lahat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Kaya nawa, sa tulong at panalangin ni Padre Pio, no, patuloy nating makilala ang Panginoong Diyos. So, ikilanlin natin ng lubos. Marami siyang ginagawang pamaraan para tayo magbago, magbalik loob. Kaya nawa, kilan natin siya ng lubos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumighay, pagkalubong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas sa pagpupuri namin. Ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulak, sa bilayan kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, kay San ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang Ama namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
apostol, pinag-iinawag ko. Lubos ang tuog ng hilayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpa na landas siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iinawa ko. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio at para sa mga nangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ando'y nalantag man ang tatahakin ko, wala kong sinda, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tanga niyang pamalo, siglat ang gulang ko. Ang Panginoon ay aking pastol, magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mungheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Iwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadsal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi pa din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga namayapang mahal sa buhay. May mga available po tayong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari ninyong sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwa ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng dinner for our cause sa darating na December 10. Siguradong kayo'y makakatulong na. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Dagdag po diyan ay tayo po'y humihingi din mula sa inyong kabutihang loob ng tulong para sa mga nasalantan ng Bagyong Christine. Ano man pong pwede niyong itulong ay inyo pong dalhin na lamang dito po sa National Shrine. At kung yan po'y cash, punta na lang po tayo sa opisina. No? Sila, yan po'y ating itutulong sa lalong higit dito po sa Batangas. Tayo, ang Batangas po'y lubha ding naapektuhan. At maraming pamilya ngayon ay mga nasa evacuation center pa. Kaya sila po ang atin ngayong pagtutuunan ng pansin. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Iyahandog, ihatid mo kami sa langit ng Ama.